loves and besties, welcome back to my channel! Charot! Happy kate! So ngayon, lunch break, well, bilang mag-isa lang tayo, magluluto ako ng lunch. Magluluto ako ng lunch and I'm gonna cook sautéd broccoli with fish fillet. So madali lang siya mga bessie wops. Kailangan lang natin syempre ng broccoli, ng garlic, ng onion, at ng fish fillet and oyster sauce. Yun lang yung mga gagamitin natin. Pero ngayon yung lulutuin ko. Lalagyan ko siya ng bagyo beans dahil feeling ko may natira pa akong bagyo beans sa ref from my last week's grocery. So, ayan. So, ayun. Kakatapos ko lang maligo. At magla-lunch pa lang ako. I think it's 1 p.m. Yeah, it's ata 1:03 p.m. Mali kasi oras na ito eh. So, ayun. Without further ado, let's start. Pumunta na tayo sa So, ayan mga be. Kanina kasi medyo nalobat yung camera. So, chinarge ko muna sandali. At habang chinacharge ko, hinanda ko na yung mga kailangan natin. So, we will be needing butter. Onti lang yan yung gagamitin natin. Tapos, meron ako dito tirang white onion. 1/8 na lang siya. Tapos, yun nga yung bagyo beans. Tinanggal ko na rin yung dulo niya, yung edges niya kanina habang naghihintay. At hinanda ko na yung broccoli. So, half lang ng broccoli yung gagamitin natin. Dahil, ako lang naman yung kakain. So, ayun. Tapos, kailangan din natin ng bawang. Tapos, ito, dinefrost ko na yung fish fillet. So, tira ko rin yan from grocery last week. Ayan. So, without further ado, let's chop. So, ayan mga be, kailangan lang natin ng plato na paglalagyan ng mga hihiwain natin. So, make sure din na malinis na yung kamay nyo. So, meron ng bagong kutsilyo na in-order ko sa Shopee. Very mura lang yan. Tsaka sobrang nipis niya, pero kaya boom boom lang. Wala na kasi talagang pabigay na yung ano dito. Kutsilyo dito, friends. Ano na siya, mapurol na siya. So, babalatan lang natin. Yes naman. Matalas siya. So, kahit maliit, matalas pa siya. Kahit maliit, matalas. Charot! So, ayan. Kala ko tatlo lang yung nakuha kong ano, bawang. Apat pala. So, push na din yan. Actually, masarap naman kapag madaming bawang. So, hihiwain lang natin siya. Ayan, hindi ako sanay sa maliit na kutsilyo. Pero dahil matalas siya, pagtsagaan natin. So, igilid niyo lang lahat ng pinagbalatan niya and everything. So, pwede niyo siyang hiwain pa ng mas maliliit kung gusto niyo. Pwede rin namang malalaki. Depende naman yan sa trip niyo. At in fairness sa kutsilyong ito, napakatalas niya. So, set aside natin yung nahiwa natin dun sa plato. Lalagay natin siya sa plato. Hindi ko alam kung nasang part na ako ng buhay ko na ganito na yung mga in-order ko sa Shopee, no? Kutsilyo, sandok, panahian, ganun. Tapos hihiwain natin tong sibuyas. Medyo patuyot na siya. So, ayun mga be, kapag may natira kayong sibuyas at plano nyo siyang ilagay sa ref, make sure lang na binalot nyo siya sa tissue para hindi siya magpo-cause ng contamination and bacteria. Kasi ang sibuyas kapag naka-expose, ayan, may possibility siya na mag, ano, tawag doon? Kumeme ng bacteria and everything. So, hihiwain lang natin tong bagyo beans. Di ko alam kung bagyo beans talaga yung tawag dito, pero alam ko bagyo beans to eh. Tira ko lang din to. Ayan. Siyempre, sa ano, sa mga ingredients, apply natin yung first in, first out. Kung ano yung una mong nilagay, yun yung dapat na una mong i-consume para hindi mag-cause ng pagsasayang. Lalo na yung mga madaling magbulok or masira, like gulay, meat, ganyan.
Kaya dapat very organized din yung ref. Hiwain mo lang na ganyan, then nasa sa'yo din kung gano'ng kalalaki yung gusto mo. Kung gusto mo na buo, sige, kung doon ka masaya. Charot! So, itatry ko na ito na rin yung ipanghiwa ng broccoli, no? Para, ano, isahan na lang. So, ayan, hindi ko alam kung paano yung proper way na paghihiwa ng broccoli. Bear with me. So, ayan. Pag nakaganyan na, hindi ko nahihiwain yan, syempre. At kaya magsayang ng enerhiya. Tinatanggal ko lang yung tangkay niya. Tapos, ayan. Pwede naman na, ano, kung gusto nyong himay-himayin, bahala kayo. Depende sa trip nyo, pero mas madali kasi kung hihiwain nyo na siya dun sa tangkay. Sana hindi malulupat yung camera. Saglit ko lang na charge eh kasi yun pa rin. Saglit lang naman yung lunch break natin for this. So yan. Pwedeng mas malaki pa dyan kung ano yung mas preferred nyo. Depende sa trip nyo yun. Tapos kanina, nilabas ko na rin yung oyster sauce ko. Unti na lang pala si Mama Sita. Meron naman sa 7-Eleven yan. Para hindi na ako mag-grocery ulit. Set aside nyo lang din. Siyempre, hinihiwalay ko yung broccoli kasi makalat siya, diba? Para hindi makalat din sa plate na ginamit natin. So, kapag nahiwa nyo na yung broccoli, lastly. Yes, lastly. Sa huling pagkakataon. Charot. Gilid lang natin. Yung fish fillet naman yung hiwain natin. Tapon ko muna to, friends, para hindi makalat. So, hindi ko nagbubonggang linisin yung chopping board. Ilang lahat naman sila. Gagamitin natin sa pagluluto. So, sa paghihiwa ng fish fillet, depende rin sa inyo kung ano, gano'ng kalalaki ba na isda yung gusto nyo isama sa lulutuin nyo. So, ako ganyan lang. Para hindi naman ganun ka-overwhelming. So, ingatan nyo lang na huwag maduro yung fish. Kasi baka magmukha siyang giniling. Balik lang natin siya kung saan natin siya kinuha. Ayan, tapos preheat natin yung pan. Ayan, balikan ko kayo after 10 years. So, ayan mga baby, lang nag-preheat na tayo ng pan. Pwede na natin ilagay yung butter. So, ayun, kung nakita nyo, yun doon sa adobo vlog ko. Wala akong sandok. Ngayon, may sandok na ako. Mayabang ako. May sandok na ako kasi, di ba, kakamorder ako ng kuchilyo. So, may sandok sila. And umorder na rin ako. Bilang feeling ko naman, matatagal-tagalan pa ako bago makauwi ng totoong bahay namin. So, hindi ko alam. Nakaipon ako ng mga gamit dito, be. At nandun ako sa part ng buhay ko na yung ino-order ko na puro gamit sa bahay. Like, siguro nung unang buwan hanggang pangalawang buwan ko sa quarantine, puro gamit pa na pang sarili na hindi ko naman totally magagamit. Tapos ngayon, na mag-aapat na buwan na, napansin ko, yung mga nasa cart ko sa Shopee, puro gamit sa bahay. So, ayun, share ko lang. Ayan, hintayin nyo lang na mag-melt yung butter and uminit siya. Natin ulit mag 10 years. Tapos yung pala mga pe, yung broccoli, binabad ko siya sa water. Wala lang, trip ko lang. Charot, hindi. Ewan ko, pag nag-iwa akong broccoli, binabad ko siya sa water after. Pero, ayun lang. So, ayan. Feeling ko mainit na siya. Feeling ko lang. Painitin pa natin konti. Guys, ano ba yung pwede kong maluto? Mag-suggest kayo. Yung madali lang ah. Yung mga feeling nyo, hindi ko pa na-try, tapos itatry ko first time, ganun, comment nyo sa baba. Yung mga kayang lutuin ng ano, lunch break ha,
yung mga kailangan pang pakuluan and everything. Ganyan. Yung mga madali lang, comment nyo. So, ayan, feeling ko naman mainit na siya. Ilalagay natin yung sibuyas. So, sa pagigisa, mga friend, inuuna yung sibuyas. Nakalimutan ko yung reason why. Pero alam ko, buong lahat ng, ano ko, culinary classes ko yung college, inuuna talaga dapat yung sibuyas pag isa. Nakalimutan ko yung reason kung bakit. Pag naalala ko na, sasabihin ko sa next vlog ko, kahit wala akong igigisang sibuyas, sasabihin ko kung bakit. So, ayan, lutulutuin lang natin yung sibuyas. Tapos, share ko lang ulit. Bet na bet ko yung amoy ng butter tsaka ng sibuyas. Tapos, lalo pag nilagay mo na yung garlic. Ay, Fred, parang feeling mo ang lakas mong maka-chef talaga pag naamoy mo na yun. So, ayan. Hintayin lang natin na medyo mag, ano, transparent camera yung, ano, sibuyas. So, ngayon, hindi tayo maghihintay ng 10 years para mag-brown siya. Kasi ang hintayin lang natin, mag-transparent siya. So, mga 3 years lang, gano'n. Ayan. So, feeling ko okay na siya. Sa nakikita ko, okay na siya. Pwede na natin ilagay yung bawang. After 3 years, babalikan ko kayo mga pin. So, ayan na nga, bilang medyo luto na siya, ilalagay natin ngayon yung fish fillet. Yun yung amoy, ang lakas makamukbang. Actually, gusto ko rin gumawa ng mga mukbang na video. Pero hindi ko alam kung paano ko isimulan. Sure nyo lang na hindi matuturog yung isda. Pero sa puntong ito, medyo naturog siya. Kasi parang feeling ko isa na rin sa factor kung bakit mabilis ang madurog yung isda ay dahil na-stuck na siya sa freezer. So, ayan. Hintayin lang natin na medyo maluto yung fish. Tapos, ilalagay natin yung bagyo. So, ayan mga be, bilang medyo luto naman na yung fish, pwede na nating ilagay si bagyo. Halu-haluin lang natin siya. Hanggang masutay lang silang lahat. Very saglit lang naman to, yung pagsusutay nito. Ayan, kung mapapansin nyo, o baka mapansin nyo, o baka hindi, pero pag nilagyan ko transition, mapapansin nyo. Puputul-putulin ko yung video, i-open ko lang siya kapag maglalagay na ako ng bagong ingredients kasi medyo malulubat na naman yung camera, mga friend. So, ayan, sa puntong ito ng ating pagluluto, i-zoom in natin ng konti. Ayan. Ilalagay ko na yung broccoli. So, dahil nga may water siya, okay lang, friend, kahit malagyan ng onting sabaw yung niluluto natin. Actually, pwede siyang lagyan ng onting tubig. Ayan. Lagyan lang natin siya na siguro, ayan, mga dalawang sandok ng water. Tapos, halu-haluin lang natin siya. So, maamay nyo na yung gulay na naluluto. Sana pwede din yun, no? Yung kapag nag-video kayong amoy, maamay mo din. Ano sa palagay nyo? Ako gusto kong mangyari yun. Hindi pong ganun naka-high-tech. So, ayan, hintayin ko lang siya na medyo maluto. Tapos, babalikan ko kayo mga kapanali. So, ayan mga be, bilang ayaw natin na ma-overcook
yung gulay natin. Okay na yan. Lalagay na natin ang ating oyster sauce na onting-onti na lang. So, lalagay na natin lahat ito. Lahat ng oyster sauce. Actually, hindi naman natin kailangan ng madami kasi kapag sobrang dami, ano siya, ang tawag ko, aalat siya. So, ayan. Tapos, hahalu-haluin lang natin siya hanggang lahat lang magkaroon ng flavor. Ayan, halu-haluin lang. Tapos, pwede na tayong maglagay na salt and pepper. So, gagamit ako ulit ng buong asin. Yesterday, onti lang yung ilalagay natin asin. Very, very light. Tapos, gagamit din ako ng ground pepper. So, ito. Ground pepper natin, ano? Hindi sa shade. Ayan. Tapos, pag nalagay niyo na, pahalu-haluin lang din natin siya ulit. Haluin lang hanggang mag-flavor na siya. So, that's our sautéd broccoli with fish fillet. So, ayun mga bae, gumagawa ko ng outro dun sa camera. Pero hindi na siya na-capture. Tuluyan nang namatay ang camera. At ayun lang, yung outro ko lang naman, ito nga. Ayan na yung niluto natin. So, ayan na siya. And hindi ko naman siya first time na lutuin. Actually, ito yung isa sa madalas kong lutuin lately kasi nga madali lang siya and basic lang yung ingredients na kailangan. Madali lang hanapin sa grocery. So, ayun, kapag hindi ko bet talaga mag-rice dahil tinatry ko na magbalik loob sa keto, ito yung isa sa mga madaling lutuin kung nagkikito ka. So, ayun guys, kung meron pa kayong mga dishes or something na gusto nyong ipaluto sa akin or probably alam ko and gusto nyong i-share ko sa inyo how para maguluhan kayo ulit, comment down below. And also kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa mga next videos ko. And don't forget to share and like this video. Comment down below kung ano yung reaction, recommendation, and whatnot for this video or for my vlogs. So, ayun, that's all for today. Bye-bye, boo!